Good day mga kasubs! Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Andito po ako ngayon sa ibabaw ng tulay sa May Valenzuela. Particularly sa G. Marzano Bridge. Ayan, malapit lang ito sa amin. At halos sa bagong gawa lang itong tulay na ito. Mga ilang taon pa lang. Bira. Halos, ilang taon na pala. Halos bagong gawa. Anyways, bakit tayo nandito ngayon? Well, matagal-tagal na kasi yung huli nating vlog tungkol sa ating scooter. At hindi ko na kayo na-update dahil ang dami nangyari mula nung binili ko ito. At wala, marami nangyari. Di ba, nakapanood nyo naman siguro yun. Nagka-COVID ako, no? Kaya hindi ko rin nagamit agad ito nung dumating ito sa akin, eh. Isang buwan, halos nakatambay ito. Then, nung nakabalik na ako, tsaka ako palang siya nagamit. So, mula nung pinurchase ko ito nung April, tapos nagka-COVID ako nung May. So, halos 8 months na itong ating scooter, ano? 7 months doon yung nagamit na natin siya. And then, kamustahin natin naman ngayon kung ano na nangyari dito sa ating bagong scooter. Okay. So, ito na yung scooter natin ngayon, si Challenger Pro. Ayan, alam nyo naman. Galing ako sa M365, yung basic scooter natin na nabila rin natin sa Pro Group. Alam nyo na naman siguro ang dahilan bakit ako nagpalit or nag-upgrade na. Kasi nga, hindi po pwede yung basic scooter or electric scooter dito sa Valenzuela. Kaya nung binili ko nga yun, dahil wala namang suspension sa unahan yon, nagpakabit pa ako, kaya dumagdag gastos. Kasi halos 4,000 rin yung paglalagay nun at yung presyo mismo ng suspension na yon. So dahil sa marami na akong na-experience na problema ron sa M365 ko, especially sa battery, ano, hindi na siya magandang gamitin sa mga long rides. Kaya nag-decide na ako na palitan na siya at bumili na lang ng bago. So ito na nga yun, yung ating Challenger Pro na nabili natin, in order natin sa Pro Group pa rin, nung last April pa. Ayan. So dinala siya ng lalamot, kung di ako nagkakamali. Yun ang nag-deliver nun sa bahay natin. So ito yung binlog natin na parang scooter na Camaro or si Bumblebee nga kung tawagin nila, no? Ito yung version ng Bumblebee ng scooter. Okay, so update ko lang kayo, kamusta na ang ating scooter. Pagkatapos lang halos ano, lakas ng hangin. So matindi ang ano, sarap ng hangin dito. So sana maintindihan niyo yung vlogging ko, no? Kasi baka puro hangin ang naririnig nyo. Ayan. So balik tayo rito sa ating scooter. So ito na nga, update ko kayo kung ano na nangyari ngayon dito. At bigyan ko lang kayo ng mga pros and cons dito sa ating scooter. Yes, may mga ano rin, may mga thumbs down din dito. At syempre, thumbs up, ano? Ayan, iyaano natin ito mamaya. So kamusta na siya after 8 months na gamit natin. So ayan, so unang-una ay okay siya dito sa Valenzuela. Okay siyang gamitin dahil ito ang ating ano, gaya ng nakikita ninyo. So sa front, dalawa yung suspension niya, dual na kagad. And then ganoon din sa likod. Ayan. So dual shock na siya or suspension, ano? Kaya sulit na ito sa lubakan, hindi ganoon ito aalugin ng ulo kasi maganda-ganda na yung kanyang suspension. And then bukod doon, nakita nyo naman yung gulong niya. Ayan. Ang kapal, di ba? Ayan, nakalagay dito 85, 65-6.5. So yan yung gulong niya sa harap, ganoon din dito sa likod. Yun. So, ayan, di ba? Panglubakan talaga yung datingan niyan. At ito, tubeless to, pinalagyan ko na rin ng suggest din ng mga taga Pro Group. Nilagyan na parang gel sa loob just in case na may pakong tumusok. Eh hindi agad tayo mapa-flat or hindi siya mapa-flat ng mga kasama. Kaya ayan, yan ang advantage nung ano pinalagay natin. So nag-add na lang ako ng halos 400 kung di ako nagkakamali para dun sa paglalagay sa loob ng ano, parang gel, ano? Ayan. So ito yung pinaka side step niya. Ayan, kabila yan. Maninibago ka lang pag nasanay ka sa basic scooter. Syempre, akala mo naman iba yung tayo mo doon. Unlike dito, side by side. Pero pagkasanay ka, ang sarap. Parang ka nakalutang dahil yung position mo, akala mo wala kang sinasakyang scooter. Kasi nga,
nakaangat ka eh. So ang ganda ng ano. And then pangalawa yung ano, or hindi pangalawa, yung forma niya ano, pang sporty talaga yung look niya. And then yung color niya is ang ganda yung combination, yellow and black. So bumblebee na yung dating. Ayan, lagay na rin tayo ng side mirror dito lang sa left side natin. Tapos itong ilaw natin. Ayan, mamaya i-ano ko kayo dyan, babanggitin natin yan pati yung ayan, mga nakikita nyo na yan. So okay naman siya no, sa 8 buwan kong gamit, okay naman siya so far. Wala naman akong nakikita pong problema. Eh dapat talaga, kasi unang-una 35,000 to mga kasus. Naka-discount lang ako ng 2,000 na may freebies na mga pads, knee, elbow, and may gloves. Tapos itong carbon bag. Ayan, yan yung mga freebies ko na nakuha. Kaya okay na rin, kasi mukha namang ano siya eh, premium ang dating nito eh. Premium. Sa presyo niyang 33, dahil naka-discount ako ng 2,000, sulit na ito, sulit na sa kanyang presyo. Kailangan mo lang talaga mag-invest. Total, gagamitin mo rin naman ito sa pang-araw-araw eh. Okay, so bigyan ko lang kayo ng ilang mga dinagdag ko dito. Makikita nyo itong carrier bag. Ayan. Yan ginagamit sa ano ito, sa bike, yung mga may carrier sa bike sa likod. Ito yung ginagamit nila. Yan, bumili ako niyan. Tinry ko lang na mailagay dito at okay naman, sakto naman ano. Although wala lang talaga siyang pagkakabitan or pagkakabitan. Kaya makikita niyo may blue ako rito na nilagay na parang ano, string lock. Yan, na iniikot ko lang dito sa pinaka lagayan ng ano, compartment ng baterya ni Challenger Pro. Ayan. So okay naman siya. Naiiwan-iwan ko na ito sa bahay kasi wala naman akong iniiwang gamit dito sa loob, kasi may isa pa akong bag na nilalagay ko dito. Ayan. So pagka aalis ako, halimbawa iiwan ko siya yung mamarada, ginagawa ko, inaalis ko yung pinakalaman niya na bag. Ayan. So pwede ko siyang iwan-iwanan ng ganyan. So ganyan ang forma niya. Meron akong pinaka garter na lock rito. Ayan, para hindi na siya malalaglag. Minsan nilalagay siya ron sa bandang likod, kaya paiba-iba siya ng forma. Pero mas okay ako dito. Dito siya. Mas okay ako dito sa, dito ko siya ilagay. Tapos naglagay din ako nitong pinaka blinker para kahit pa paano meron akong para visible ako sa gabi. Ano? Nagbi-blink. Itong nilagay ko sa unahan, ano dapat to eh, signal light to na ano eh. Nagle-left and right, nag-ano to, nagsisignal to ng left tsaka right. Kaya lang minsan, ang problema ko lang dito, ano, hindi siya accurate. Eh, hindi ko na siya ginagamit kasi baka mamaya, ang mangyari pa, ay maka-scratcha pa. Kasi minsan, dahil hindi nga accurate yung pag-ilaw niya, baka mali to yung nasa harapan ko. Kaya hindi ko na rin siya binubusa sa gabi. Aalisin ko na rin to, sakali. Rin siya ginagamit. Yan, syempre fantay ng Superman, hindi mawawala si logo ni Superman dyan. Yung ilaw niya rin sa unahan, okay na rin siya kahit papano, no? Pero plano ko magdagdag pa ng ilaw yung mga ginagamit din ng mga nagbabike, yung mga nagbomotor, yung nilalagay dito na dalawang ilaw. So lalagyan ko rin siya nun, pero pasamantala okay naman tong ilaw ko ngayon dito. Maliwalag naman siya kahit papano, no? Yan. At ano pa ba? Ito, dito. Ito tayo sa taas. Ayan. Okay. Sa papansin nyo, may nilagay akong ganito. Ayan. Ito kasi yung throttle. Alisin ko ah. Ayan. Alam nyo kung saan ko nakuha ito? Yung may binili akong ano, signal light din na nilalagay sa bike. Ito yung pinaka-clamp niya. Ayan. Eh, meron ako, eh, pundido na yata yun. Hindi ko na ginagamit. Dati naghahanap ako ng mailalagay ko rito. Ito yung pinaka-throttle kasi. Yan yung pinaka-handle niya. Ito yung pinaka-throttle.
Parang ang hirap kasi pagka nakaganon ka, yan, ganyan. Parang ang hirap gamitin. So, naganap na lang ako na pwede kong magamit dito. So, nakita ko ito, tinry ko lang. Yun, nag-fit naman. Kasi sa mga ano, sa M365, meron talaga sila nung ano, pang thumb na throttle. O yung thumb throttle na tinatawag. Hindi siya mismong hand. Ayan. So, ayan, nilagyan ko siya para mas madali siyang i-control. Ayan, o. Ayan, subukan nyo yan pagka ano, kung sino man meron to. Try nyo yan. Hindi naman mayroon panapin itong ano na ito eh. Itong galing sa signal light. Tapos yun niya, yung side mirror ko sa ano, importante yan. Para kahit paano hindi ka lingon na lingon sa likod. Pero importante rin yung lilingon ka kasi nga, baka hindi rin nakatingin yung sa unahan or nasa likuran mo. Eh, mahirap na, delikado yun. Ayan. So ito yung panel, pinaka-display panel niya. Makikita niyo yung mga scratches. Nakakainis lang kasi nung pinarata ko dun sa may tabi ng bahay. Malakas ang hangin, bubagsak yung isam eh. Ayan, sa malas, ayan, kay scratch. Mga scratch na maginti. Pero pasalamat na rin ako at hindi siya nabasag. Kasi kung nabasag yan or may lamat yan, delikado dahil pwedeng pasukin ng tubig. Ayan, ito yung control ng speed, 1, 2, 3. Dati, nag-1 echo lang ako. Pero ngayon, ini-enjoy ko na yung 3 na ang takbo niya mula 40 to 50 ang speed niya, ang range niya. Ayan, ito yung kanyang cute na horn. Ayan, okay na rin, kahit pa paano. So, ano yung mga sinasabi kong mga cons? Ayan, unang-una, mga thumbs down dito natin. Makita nyo, ginawan ko dito ng extension ng ano, sa tapalodo. Ano. Lagyan ko siya. Kasi maikli lang siya. Ang nangyayari rito, kaya maingay. Ang nangyayari kasi rito, pagka maputik yung dadaanan mo, tumatalsik pa rin hanggang dun sa ano, dahil nakatungtong ka rito, umaabot hanggang sa patos mo yung talsik. Eh kung naka-white ka pa na shoes, ayun, puro putik yung ano mo, yung sapatos mo. Kaya lang, kahit anong haba nung itong ginawa ko na ito, galing ito sa face shield na gamit na eh. So, pinabitan ko lang ng scotch tape. Pero kahit ganyan, tumatalsik pa rin. Meron pa rin. Pero kung aalisin ko naman yan, lalo namang tatalsik na lalo yung ano, mga putik dun sa sapatos. Ayan. Sayang, ano, sana in-extend pa ito ni, ano, ng gumawa nito. Ayan, maikli lang kasi, oh. Maikli lang yan, oh. Ito lang yan, oh. Ayan, oh. Maikli lang. In-extend natin. Pero kulang pa rin pala tsaka dapat nilaparan ko pa. Ganon din dito sa likod. Ang ganda sa ano ng forma eh, no? Pang ano to eh. Parang pang motocross eh. Ganda ng forma oh. Akala ko nung una hindi na ako makakaranas ng talsik dito. Yung pala lumalampas pa pala dyan yung talsik niya. Kaya nung isang araw na nakaputi pa naman akong t-shirt, eh maputik nung time na yon. Naku po, pagtingin ko sa likod ng damit ko, puro talsik. Puro marka ng putik. Ayan. Inex, nilagyan ko na rin yan ng ano, kagaya nitong nilagay ko rito sa unahan. Nilagyan ko na rin para proteksyonan. Kaya lang, ganun din. Hindi pa rin ako... ganun pa rin eh. Hindi pa rin ako contento dahil tumatalsik pa rin yung putik niya. Malis ko na lang din. Kasi ganun din naman. Kaya pag dadaan ako sa maputik o kaya mabasa na lugar... eh nagpepreno na lang ako, nagbababa ako, nagmi-minor na lang ako para hindi siya tumalsik sa likuran ko. Ayan. Tapos yan, yung portion na yan, dumihin yan, kalilinis ko lang yan, pero dumihin yan. Yan kasi yung nasa ilalim ngayon na dyan talaga pumupunta yung mga dirt. Okay. So, ano pa ba? Ito pa yung thumbs down dito. Ayan. Dito sa may susian. Nataka ko paano nangyari rito eh. Tignan nyo ba yan? Umaangat. Hindi ko alam kung safe to or hindi. Kasi umaangat siya. Kaya pag tinatagal ko yung susi ko, ayan. Kailangan ko munang diin yung daliri ko rito sa kabila. Ayan. Ginagin ako para hindi siya sumama. Pero kung hindi ko gagawin yun, sasama yan. Ayan. Sasama. Siguro, pwede ko na lang gawin dito. Lagyan ko siya ng
super glue. Ayan. So, hindi ko pa siya nalalagyan ngayon kasi wala. Hindi ko malagyan. Iisip ko po kung pwede kong gawin. Ayan. So, pero overall, okay naman siya. Kontento-kontento na ako sa kanyang performance. Bago pa makalimutan, meron nga palang portion dito sa ano na ito. Mauga siya. Siguro ano na yung parang ewan ko kung bushing ba tawag doon. Siguro kailangan na siyang palitan. Pero medyo naglulus na siya. Folding ito. Pero ang use lang ng pagiging folding ng pinaka-stem niya is para mailagay mo lang ng or magkasya siya sa isang compartment. Pero hindi mo siya pwedeng buhatin ng isang kamay. Unlike doon sa M365 natin before, so pwede mo siyang bitbitin pag nakatiklop at isang kamay mong hawakan. Pero ito hindi. Ang bigat nito, ang tindi nito. Kasi nga, maano yung battery niya eh. Mabigat yung baterya niya. Yung baterya nito, pwede mong tanggalin at pwede mong i-charge ng bukod. Or pwede mong erectang i-charge dito sa ano na ito, sa pinaka ano na ito, yan charging port nya. Okay, so yun lang naman. Ano, sabi ko nga sa inyo, all in all, okay siya sa akin. Sulit naman siya. Hindi ko didi-discourage yung mga nage M365, ano, kasi may mga nakita nga ako sa mga posts na nag-upgrade sila. Ako yun din sana ang gustong bala ko nung una. Kaya lang ang nangyayari, nakakaproblema yung baterya, eh gagastusan mo siya, parang nagsasayang ka na lang ng pera. Kaya yung M365 ko naman nasa bahay pa rin naman eh. Binigay ko na nga sa anak ko, kaya lang di naman niya ginagamit. Ako nakatambay lang. Akong ibenta kasi mga problema lang din yung makakabili nun. Ayun, nakatambay nga lang, hindi ko na siya nagagamit. So, ano pa ba ang pwede kong ano rito? Baka may makakalimutan pa ako. So, ayan lang naman yung halos sa sasabi ko dito sa Challenger Pro. Meron itong isang version, yung Challenger lang. Yun naman yung white. Tingin ko, mas mababa yung ano niya, range niya. Hanggang 40 lang yata yon. Ito hanggang 50. So, mas mataas ang battery life nito. So, 8 hours ang charging niya. Tapos, may bago sinalabas ngayon, yung parang navy green. Ayun ko, navy green nga ba yon? Mukhang mas mataas yata yun. Ayun ko lang kung anong difference nun, kung yung kulay lang ba or yung specs niya mataas din. Ayan. Ito yung control ng ilaw. Diba? Ito ba tayo sa side na ito? Ayan. Ito yung side stand niya. Pormahan niya. Ayan. So, okay pa naman siya ngayon. Maganda siya. Sulit na sulit yung ginastos ko rito. Sana lang, tumagal pa siya ng mga ilang taon. Ito lang, biyahe ko lang naman ito. Work, bahay, ganun lang halos. Hindi ko siya maitawid ng MacArthur kasi binawal ni Mayor eh. Sana nga pagbigyan na nila itong mga electric scooter sa MacArthur Highway. Hindi naman kami pasaway na ano eh, na mga driver ng scooter. Ayan. So sana pagbigyan naman tayo ni Mayor. Nagganon na ako sa kanya eh. Nag-message na ako. Nagganon na rin ako eh. Pero wala pang response tungkol din sa inaapila natin. Kasi nga sayang eh. Tayo makatawid ng alam niyo naman, MacArthur Highway, yan yung pinaka main road dito sa Valenzuela. Okay. So ang gamit kong helmet, yung helmet ko rin sa bike, ito yung Arnox. Ito na lang din yung ginagamit ko. Hindi ko ginagamit pa yung aking mga ano, yung gloves, yung knee pad, tsaka yung elbow pad. Hindi naman kailangan pa. Kasi malapit lang naman yung biyahe ko eh. Ang pag-charge ko nito, bahay, work, bahay, siguro umabot ng 1 week halos yung baterya niya. Then, tsaka ako mag-charge ulit. Ganon.
kung yun lang yung ano ko ha, ang biyahe ko. Pero pag may extra pa akong ano, halimbawa may pinuntahan akong ibang lugar, kaya kailangan ko lang mag nagbabago na yung ano niya, kasi kumain ka na ng mga ilang kilometro pa sa baterya mo eh. Yun, ganun nga. Sige, siguro nasabi ko na lahat. Kung may kulang man, sa susunod na lang ulit. Ayan, nilagyan ko lang siya ng racewear sticker, tsaka itong Superman. Ayan, sakto naman nagmatch yung yellow niya doon sa ano, sa logo ng sticker ko. Okay. Sana wala na ako nakakalimutan dito. O shoutout doon sa mga bago nating subscribers sa YouTube. Sana madagdagan pa tayo. Nakakatuwa dahil may mga ads nang lumalabas doon sa mga vlogs natin. Unfortunately, hindi pa tayo ma-monetize kasi wala pa tayong 1,000 subscribers. Wala pa tayong 200 na subscribers ngayon eh. So sana tulungan nyo ako na madagdagan yung ating subscribers. Medyo mahirap sa atin dahil di naman tayo sikat. Pero hopefully, ma-reach din natin yung 1,000 subscribers natin. Para kahit paano, magpakinabangan naman natin yung ating mga pinupost na vlogs. So, kung may mga bago tayong updates, i-update ko kayo tungkol dito sa ating Challenger Pro. Yan, si Challenger Pro. Comment lang kayo, tanong kayo. Pagka may time ako, at babasahin ko naman yung mga comments ninyo, sasagutin ko rin. Pasensya na doon sa mga hindi ko nasasagot agad dahil minsan, busy tayo, hindi natin ma-open yung ating YouTube. Kaya, minsan may mga hindi tayo nasasagot agad ng mga questions or inquiry ng mga magtatanong tungkol dito sa ating scooter. Okay, so yan yung update natin para kay Challenger Pro natin dito sa ating scooty. The scooter. Ayan. So, worth ba ang bumili nito? Sinasabi sa inyo, worth na worth. Okay. Hindi kayo lugi. Lalo na kung ang klase ng kalsada rito sa lugar ninyo ay hindi maayos. So, bagay sa inyo itong ano na ito. Ganitong klase ng scooter. Forma-forma ito. Pagka nadadaan niya ako, napapalingon sila. Kasi kakaiba siya doon sa mga usual na scooter na nakikita nila sa daan. Nga pala, may upuan ito, no? Bago ko makalimutan, sinasabi nga nila, sana may upuan yan. Meron po, itong nakikita nyo na ano na yan, kabita niya na upuan. At yun nga, ang gagawin mo dyan, tatanggalin mo yung takip na yan, tapos may mga screw yan, apat, dun mo siya ilalagay. Hindi ko siya ginagamit kasi para siyang pambabae na yung ano eh, yung forma mo, kasi nakaupo ka na. Pero maganda yung upuan niya, kung makikita nyo doon sa unboxing ko, ang ganda ng upuan niya, malambot siya. Maganda naman siya. Hindi ko na siya ginagamit kasi parang ano eh, mas napopormahan ako dun sa nakatayo. Kasi yun naman talaga yung ano ng scooter natin eh. Kaya yun lang. Sige. So shout out sa lahat ng mga bago natin subscribers ulit. Salamat sa inyo ha. So nasa na, ipakalat nyo na pa itong ating mga vlogs na ito. Ano po. Sige. Yun lamang. Sana kahit paano naintindihan nyo yung aking ano dahil mahangin talaga dito sa ibabaw ng kulay ng Maysan. Sige. Yun lamang mga kasub. Salamat muli sa inyo and up, up and away!